Magandang araw po, ako po si Derek at welcome sa aking YouTube channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba at ganun din po ang notification bell para kung sakaling ako ay may mga bagong video ay mabilis kayong mai-inform. At ngayon po, bibigyan ko kayo ng mga ilang exercises tungkol sa pag-enhance o pag-boost ng IQ. So bibigyan ko kayo ng mga ilang questions at ituturo ko sa inyo kung ano yung mga ilang strategies para pag na-encounter nyo to sa mga iba't ibang uri ng mga exams ay ready na kayo. So ito po ay mag-start tayo sa mga pinakamadali hanggang sa pahirap ng pahirap. Okay? So samahan nyo po ako sa ating gagawing exercise para sa ating pagpapataas ng IQ. Ito po ang ating question number 1. Okay, so meron tayong apat na given squares. Medyo madali lang po ito, ha? Pero tignan nyo mabuti yung mga strategies. I-memorize nyo yung mga strategies na ginagamit sa bawat question dahil minsan pare-pareho lang yung lumalabas sa mga IQ test. So pag na-encounter nyo uli yung ganun, alam nyo na kung anong strategies ang i-apply nyo. So for example, ito, meron siyang apat na given squares. Tinatanong nyo yung panlima. So una, yung arrow naka-point dito, tapos na-move dito, and then na-move dito, and then bumaba. So ibig sabihin, yung point niya is nag-move dun sa mga corners. So kung ang last na arrow ay dito naka-point, so ang susunod dito, so siya ay letter B. So ito po ang answer. Okay? Ito naman po yung ating number 2 question. Okay. So, meron siyang mga number sa loob. 1, 2, 3, 5. Tinatanong niya kung anong number yung ilalagay natin sa panglimang box. So, tingnan natin kung may pattern. So, plus 1, naging 2. Plus 1, naging 3. Plus 2, naging 5. So, pwedeng plus 2. Okay. Pero bukod doon, tignan na pa natin kung anong karakteristik ng 1, 2, 3, 5. Ano pong nakikita nyo? Sila ay mga prime numbers. So, ibig sabihin, wala silang, walang number na divisible sa kanila, kundi yung sarili nila, saka 1. So, 1 times 1, 2 times 1, 3 times 1, 5 times 1. So, walang ibang number na divisible sa kanila. Okay? So, ang sagot po dyan is letter B, number 7. Kasi, kapag 6, hindi na siya pwede dun kasi dapat plus 2. Kasi plus 1, plus 1, plus 2, plus 2. So, plus 1 lang to. 4 naman, hindi pwede kasi na dito siya. 11 naman, masyado na malayo, plus 6 na yon. Pag 10 naman, plus 5 na yon. So, ito lang po. Letter B ang answer. Kasi, ang sequence niyan ay kung gagawin natin na prime numbers 1, 2, 3, 5, 7. Yung 4 ay hindi prime number kasi siya ay pwedeng i-multiply sa ang 4 ay divisible sa 2. 2 times 2, 4. And then 4 times 1. So may maraming numbers na pwedeng i-multiply na siya ang magiging sagot. Okay, ito naman po yung ating pangatlo. So, 100, 93, 86, 79. So, yung number po, kung mapapansin nyo, ay descending order, pababa. Okay? And then, makikita nyo yung 100 naging 93. So, ilan po ang binawas natin? Nagbawas tayo ng minus 7. Okay? And then, 93 naging 86, minus 7 din to. And then, 86 naging 79 minus 7 din. So, ang pattern po ay minus 7, minus 7, minus 7. So, kung maminusan natin ng 7, yung 79, ang sagot po ay letter E. So, yan po ang tamang sagot. Okay, next po natin. A1, D4, F6, I9. Tapos, tinatanong niya kung ano yung panglima. So, pag ganito po,
tignan natin yung combination ng letter at number. Okay? Madalas tong lumalabas. Tignan natin yung pattern. So yung A ay first letter. Yung D ay fourth letter. Yung F ay sixth letter. So isulat natin na A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. I-memorize nyo po yan. Kasi usually, para hindi ka na magsulat ng ganito. First letter, second letter, third letter, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11. Okay? So, A1, tumama siya. D4, tumama. F6, tumama. I9, tumama. So, tinatanong niya J. Ano ang J? J10. 12 mali, 13 mali. So, E ang sagot. Ganun lang pong strategy dun, ha? So, kailangan i-memorize nyo to. Para pag na-encounter nyo yung ganitong problem, hindi ninyo na isusulat yung ganito. Memorize na siya na yung J ay pang 10th letter, ang K ay pang 11th letter. Parang ganun. Okay, ito naman po yung next. Meron tayong 1 dot, 2 dots, 3 dots, 5 dots. So parang similar lang ito kanina dun sa mga numbers na lumabas dun sa unang tanong kanina. Kaya lang, this time, ginawa niya mga dots. So ito ay 1, 2, 3, 5. So ano sagot natin kanina? 7, di ba? Kasi prime numbers. So plus 1, plus 1, plus 2, plus 2. Or prime numbers. So hanapin lang natin kung nasan dito yung 7. So ang sagot po ay letter C. Kasi ito ay 6, ito ay 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ito ay 8, 3, 3, 3, ito ay 9. So siya lang yung 7. So ito po ang sagot, letter C. Okay, ito naman po yung next. 1 naging 3, so plus natin ang 2. 2 naging 5, plus natin ang 2. 5 naging 7, plus 2, 7, plus 2, ang sagot po ay 9. So, letter A po yung sagot. Okay, beginner's level po to, ha? Medyo madali pa siya. So, huwag kayo masyadong maboring para ito dun sa mga nag-start pa lang. So, kung kayo ay medyo magaling na, so, hintayin nyo na lang po yung mga itatanong kung medyo mahihirap. So, ito po ay pang beginner's level pa lang. Okay? So, ganun po yung strategy rito. Para siyang sequence na 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. So, siya ay 9. Yung po ang sagot. Okay, ito naman po yung next natin. May mga given na mga sticks. Mga stick lang siya sa loob ng box. So, dalawang stick, naging tatlong stick, naging tatlong stick, ito apat na sticks. Okay? Tinatanong niya kung ano yung panglimang square. So, tignan po natin mabuti, ha, yung characteristic ng mga sticks. So, dito, wala siyang intersection. So, zero ang intersection niya. Hindi sila nag-intersect. Pangalawa, meron siyang intersection na yun. Isang intersect, nag-intersect yung dalawang sticks. So, meron siyang isang intersection. And ito naman, merong isang intersection dito. Meron siyang intersection dun. Siya ay naging dalawa. Okay? At dito naman, nagkaroon siya ng 1, 2, 3. So, tatlong intersections. So, ang possibility, ang sagot natin ay may apat na intersections. Tignan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, tatlo. Oops. 1, 2. Dito 0, dito ay 1, 2, 3, 4. 4 yung intersection. So, ang possibility na sagot ay letter E. Tingnan pa natin. Ilan na sticks dito? 2. Ilan dito? Naging 3. Dito 3 din. Dito 4 sticks. So, 2, 3, 3, 4. Pwedeng 4. So, ito nga ang sagot. Meron siyang 4 sticks at meron din siyang 4 intersections.
So letter E ang sagot po. Okay? Okay, ito na naman po yung next natin. Meron ulit tayong combination ng letter at number. Tapos, kaya lang medyo nakakapitalize lang yung letter niya. Parang kanina naman, small letter lang ginamit. So, ganun uli, sulat mo. Kaya dapat, mahalaga po na dapat memorize ha. Pero, kung hindi nyo pa na may memorize, i-memorize nyo pa E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Tingnan natin. So, para pag na-memorize nyo na kasi ito, pambawas na siya sa time. Hindi nyo na isusulat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? So, A1, correct. E5, correct. I9, correct. M13, okay. O, pang ilan? 15. So, wrong na to. Q, pang ilan? 17. Huwag muna nating sagot. Huwag muna natin i-consider. Tingnan muna natin yung ibang possibilities. P16. So, wrong. R18. Wrong. N17. 14 siya. So, ang sagot po ay letter B. Yan ang sagot natin dito. Okay? Yan po ang strategy niya. Okay, ito naman po next. Tignan natin. Meron na naman siyang yung kanyang edge, yung tip niya. Okay, tinuro niya dito. Tapos, tinuro niya dito. Tinuro niya dun. Tinuro niya dun. So, ibig sabihin, nagro-rotate lang po. Okay, papaganon. Dito, dito, doon, doon. So, ang next ay dito na siya matuturo. So, tignan natin kung ano dito. Ito po ang sagot, letter A. Okay? Okay. Okay, ito po yung ating next. 1, 1, 2, 3. Ano yung susunod? Medyo pag-iisipan po natin to kasi parang wala siyang plinas dito. Plus 0 lang siya. This dito plus 1. Tapos dito uli plus 1. So parang hindi ganun yung pattern niya. Mag-isip pa tayo ng malalim na pattern. Tignan natin. Pag ito, pinag-add natin, yun ang magiging sagot. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. So siya ay, and then 2 plus 3, ano magiging sagot? So 5. Ang tawag po dyan ay Fibonacci sequence. So, pag-add lang natin to. Pag-add natin siya. So, 1 plus 1, 2. So, yun yung sunod. 1 plus 2, 3. Ayun. 2 plus 3, 5. So, yun ang susunod dyan. Dito, 5. So, ang sagot ay letter C. So, Fibonacci po siya. Okay? Ito po yung next. Meron tayong letters. I-O-U-E. Tinatanong niya yung panlima. Medyo mahirap siya kasi mas nauna ang E. Kung sequence po siya, dapat narito yung E. I, O, U. So, kaso nilagay niya dun. So, mahirap natin. Yan, parang hindi natin pwedeng gawing sequence yun na parang increasing or descending order. Tignan niyo pa po mabuti yung iba pang karakteristik. I, O, U, E. Ano po sila? Sila ay mga vowels. So, ibig sabihin, may possibility baka vowel lang. At dito, M-A-D-L-Y, isa lang ang vowel, yung letter B. So, yun po yung sagot. Okay? Kasi wala siyang pattern. Wala akong nakikita ang ibang pattern dyan. Kundi, sila ay mga vowels. So, yun yung pwedeng sagot natin sa panglima. Vowel. In this case, sa lahat ng mga choices, tanging letter B lang ang vowel. Yun na yung letter A. So, siya ang sagot. Okay. Ito naman po yung next. 4, 5, 9, 14. So, plinas na natin ng 1, naging 5. Plinas, nag-plus tayo ng 4, naging 9. Dito naman, plus 5. So, wala pong pattern. 1, 4, 5. Walang pattern. Okay? Magtingin pa tayo.
i-investigate pa natin kung ano pang pwedeng maging pattern niya. So, 4 plus 5, 9. 5 plus 9, 14. Mukhang yun po yata yung sagot. Ganun yung pattern niya. 9 plus 14 equals 23. Okay? So, ang sagot po ay letter D. So, pag kayo po ay tumitingin sa mga numbers, tignan nyo kung ano yung possibility na naginamit na pattern sa kanila. Kapag pumalya dun sa isa, punta kayo sa ibang technique. So, para siyang Fibonacci sequence ang ginamit sa kanyang technique. 4 plus 5, yun susunod. 5 plus 9, yun susunod. So, 9 plus 14, 23. So, ang sagot po ay letter D. Ito po yung ating last example para sa ating part 1. Meron ulit tayo rito yung mga white dots saka red dots. And then, tinatanong niya kung ano yung panlima. So, titigan natin yung mga red and white. Ayan, titigan natin. So, may makikita tayong pattern po, ha? Ito ay yung arrow. Tignan po. Naging ganun. Naging ganito. Naging ganun. So, para siyang arrow. Tumapat siya dun. Tumapat siya dun. Tumapat siya dun. Tumapat siya dito. So, dito po yung next natin. Tatapat siya dito. Hindi. 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 Letter E po yung sagot. Kasi mula dito, dito na yung next natin. So, ang ginagawa niya is parang half. Dito. Next dito. Half-half. Dito. Dito. So, dito yung next niyang turo. Tumuturo yung, nagpo-point yung kanyang arrow. Kada kalahati. Yan, dito kalahati. So, dito po ang sagot natin na dito siya nakaturo. So, letter E po ang sagot. So, yan po ang ating last na example para dun sa ating IQ Booster Part 1.